kapalang isang tao, nakalasing o naglasing siya at nalasing siya, ay halos mawawala na ang yung kanyang katinuan. Okay? At siya ay makikita mo kapag siya ay naglalakad ay para siyang natutumba. Para siyang naglalakad siya sa pamamagitan ng kanyang kana at kaliwang balikat. Nang ibig sabihin nito ay wala na sa kanyang matinong kalagayan. Ganun din. Ganun ang katulad o higit pa rito ang katayuan ng isang tao kapag dumating sa kanyang kalanguan sa tuwing siya ay babawian ng buhay. At ito rin ay ginagamit ang termino na ito, yung sukor o yung kalanguan na sinasabi natin, ay dinedescribe ito, okay? Ito ay dinedescribe sa isang bagay na galit, sa isang bagay na may matinding galit, may matinding ika nga pagmamahal, may matinding ika nga hinanakit, pasakit, o kaya ay antok, o kaya ay pagdelaryo na nagsasanhi ng sobrang sakit. So, ang term na ito na ginagamit nating kalanguan, minsan ginagamit sa mga ganitong sitwasyon eh. Pag sobrang pagmamahal mo na abay, sabi ng isang tao, langong-lango ka. Yung sabihin nun ay sobra sa pagmamahal. At gayon din kapag sinabi ng isang tao, kapag siya ay may matinding hinanakit, halos dahil sa naninikap ang kanyang dibdib, minsan ay dumarating ang kanyang pagkahilo. High blood na yun. Okay? At gayon din kapag sobrang galit, at iba pa, ay sobrang galit, gusto mong patay ng isang tao, dahil sa hindi mo siya mapatay, ay parang may hilo ka dahil sa sobrang galit, at iba pa. At yun din kapag nagde-delirio. Okay? So ito ay may kaugnayan, yung termino na ginamit natin kanina, binanggit sa aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig ipakahulugan dito, ang ibig ipakahulugan sa aya na ito, na kung saan sinabi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakadanas din ng ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron siya, meron sa tabi niya, okay? Ito ay naiulat mula kay Aisha radhiyallahu an na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay naghihingalo, malapit na siya bawian ng buhay. At habang papalapit sa kanya ang kamatayan, ay meron siyang tinatawag na banga o maliit na paglalagyan ng tubig sa kanyang tabi. At meron doon tubig. At ang ginagawa niya ay kanyang nilalagay ang kanyang kamay doon sa banga o sa paglalagyan ng tubig. At pagkatapos ay binabasa at pagkatapos nito ay pinupunas niya, nilalagay niya sa kanyang mukha. Okay? At pagkatapos kanyang sinabi, Allahumma a'inni ala sakratil maut. Panginoon ko, ako po ay inyong tulungan mula sa kalanguan ng kamatayan. So dito, mismo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katotohanan ay nakadanas niya ng ganitong bagay. At sa ibang narration, sinasabi niya, La ilaha illallah, walang ibang Diyos, maliban Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naghihirap ng mas matinding paghirap kaysa ganoong sitwasyon, kaysa ganoong kalagayan. Subhanallah. At din din sa may na ito ay naiulat mula sa Shu'abul Iman ni Bayhaqi na kung saan ja'at Aisha radhiyallahu an ila abiha wa huwa yu'aliju ma yu'aliju min al-maut falamma ra'at nafsahu fi sadrihi tamathalat bihadhihi al-bait amawiyyu ma yubni thara'u an al-fata ila kharajat yawman wa dhaqat biha sadr.
sinasabi niya doon at samzadahu fi ghayrihi fakashafa an wajhi wa qala lakin ja'at sakratul mauti bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Kalituhanan, nung dumating si Aisha radiyallahu an sa kanyang tatay habang siya ay naghihingalo, yung kanyang tatay, at nung nakita niya ang kanyang tatay naghihingalo, ay sinasabi niya binabanggit niya ang isang puwet, ang isang tula, na kung saan sinabi niya, katotohanan, ang kayamanan ng isang tao ay hindi nakakatulong sa sinuman, hindi nakakatulong sa kanya. At katotohanan ay higit lalo kapag dumating ang kamatayan, sa kanyang lalamunan. Ibig sabihin, naghihingalo. So kapag naghihingalo ng isang tao, nakakatulong pa ba ang kayamanan niya? Kapag naghihingalo ang isang tao, nakakatulong pa ba ang kanyang pamilya? Kapag naghihingalo ang isang tao, nakakatulong pa ba ang nasa paligid niya? Kailanman ay wala nang pwedeng makatulong nito. Walang sino mang pwede na pwedeng ibalik ang kaluluwa nito para mabuhay pang muli o para makasama pa ang kanyang pamilya, para makasama pa ang kanyang kayamanan. So dito sa binanggit na puwet, no, binanggit na tula ni Aisha radiyallahu anha sa kanyang ama, ay katotohanan ito. Ay si Abu Bakar radiyallahu an ay binuksan niya ang kanyang mukha at kanyang sinabi, lakin ja as sakratul mauti bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid. Sabi niya, ngunit sinabi niya, okay, at darating ang sakit at kalungaan, ang pagkahilo ng kamatayan bilang katotohanan na hindi mapipigilan at hindi matatakasan, at ito ay yung tinatakasan kung ikaw na tao. So katotohanan, hindi natin matatakasan ang ganitong uri ng kalagayan. Dahil sa katotohanan, lahat ng tao ay makakaharap ang ganitong uri ng kalagayan. Walang duda, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang hindi mananampalataya, ang isang makasalanan, ang isang talipandas na tao, ay siya ay magsasuffer, siya ay magdudusa ng higit pa kaysa dinadaanan o kaysa nararamdaman na nakalanguan ng isang mananampalataya. Kung ang isang mananampalataya maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaramdam ng kalanguan, nakaramdam ng parang pagkahilo sa nung dumating ang kanyang kamatayan, ay siya ay propeta, paano pa kaya ang hindi mananampalataya? Paano pa kaya ang isang makasalanan? Paano pa kaya ang isang taong talipandas? Paano pa kaya ang tumalikod sa mga turo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Siya ay dadanas ng higit at mas matindi pa kaysa dinadanas ng mga mananampalataya sa pagdating ng kamatayan. At tayo ay nagbanggit tayo nung nakaraang lecture mapatungkol sa bagay na ito sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Al-Barra ibn Azib, na kung saan ang kaluluwa ng isang talipandas, ang kaluluwa ng isang hindi mananampalataya, ang kaluluwa ng isang hindi sumusunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang makasalanan, ang gumagawa ng kabaluktutan, ay katotohanan, ihilain ng pagkasakit-sakit. Ihilain na parabagang ang pagkahila ng kanyang kaluluwa palabas mula sa kanyang katawan ay parang tinutusok at parang hinahati ng pira-piraso ang kanyang nararamdaman. Para siyang ikaw na nagmamay-ari, masamang kaluluwa, talipandas na kaluluwa, hindi mananampalatayang kaluluwa, lumabas ka patungo sa galit at puot ng iyong Panginoon. Lumabas ka mula sa kaparusahan, papunta sa kaparusahan ng iyong Panginoon. At pagkatapos, ito ay hihilain
ihilain ng mga anghel, at ahampasin ang kanyang pagmumukha, ahampasin ang kanyang likod, likod ng hindi mananampalataya, sa kadahilanan lalaban, parang lalaban, parang lumalaban ang kanyang kaluluwa sa mga malaika, dahil ayaw pa ng kaluluwa, ayaw pa ng kanyang kaluluwa na siya ilabas mula sa kanyang katawan. Ngunit ang mga malaika, ang mga anghel ay pipilitin at ahampasin ang kanyang likod upang sa kanun lalabas ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Dito ay katotohanan ay napakatindi ng isinasalarawan sa atin ni hadith na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kasakit-sakit at matinding paghugot ng kaluluwa ng isang hindi mananampalataya mula sa katawan ang kapag dumating sa kanya ang kamatayan. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, nag-describe, nagsalarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang matinding pasakit at matinding karamdaman, matinding kalagayan ng isang hindi mananampalataya kapag siya ay binawian ng Allah ng buhay. Kanyang sinabi sa banal na Quran, sa Surah Al-An'am, chapter 6, verse 93 ng banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi niya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَمْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Sinabi niya, at sino pa ba ang higit na di makatarungan kaysa sa isa sa nag-iimbinto ng kasinungalingan laban sa Allah, at inaangkin niya na walang sino man ang ipinadala sa mga tao bilang sugo o inaangkin niya bilang pagsisinungaling laban sa Allah, nang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahayag sa kanya gayong walang anumang ipinahayag sa kanya o inaangkin niya na kaya niyang magpahayag na tulad ng ipinapahayag ng Allah na Quran. At kung makikita mo, O Muhammad, sila na mga sukdula ng kanilang kasamaan. Habang sila ay naghihirap sa oras ng kanilang kamatayan, at ang mga anghel na humahablot ng kanilang mga kaluluwa ay nakalahad ang kanilang mga kamay sa pagpaparusa. Sa kanilang sinasabi sa kanila na masasama, ilabas ninyo ang inyong mga kaluluwa, dahil ngayon ay ipapahamak kayo ng matinding pagkapahamak, na katulad ng ginawa ninyo noon na pagsisinungaling laban sa Allah. At ang kinagawian ninyong pagtanggi at pagmamataas na pagsunod sa mga talata ng Allah at sa kanyang mga sugo. Ito yung kalagayan, mga kapatid. Ito yung kalagayan ng isang taong hindi mananampalataya. Ito ang kalagayan ng isang taong namatay na siya ay talipandas, na siya ay nagmamataas sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagmamayabang sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kalagayan ng isang tao na nag-iimbinto ng mga salita ng Panginoon na hindi naman salita ng Panginoon. At ito yung mga kalagayan ng mga tao na nagpapasinungaling sa Panginoon at nagpapasinungaling sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasinungalingan nila ang Propeta Muhammad, pinasinungalingan nila ang talata ng Quran, pinasinungalingan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't naman malalapasan nila ang matikman nila ang anumang kanilang mga ginagawa kung sila sa panahon ng paggabuhay muli o sa panahon
ng pagdating ng kanilang kamatayan. Ano ang tinutukoy dito, ang binabanggit dito sa ayat natin binanggit kanina, na ang nangyayari dito ay katotohanan, sabi ni Ibn Kathir rahimahullah, kapag ang anghel ay nagbigay ng parusa sa isang hindi mananampalataya, sa isang talipandas, ay walang iba kundi ito yung balitang galit mula sa kanyang Panginoon. Ito yung galit, ito yung ibibigay sa kanyang balita sa isang taong hindi mananampalataya, sa isang taong makasalanan. Ano yung balita na yun? Ay walang iba kundi yung galit ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang kaparusahan, yung mga latigo, which is yung chain, okay, yung kadina na iahampas sa kanya bilang parusa sa loob ng libingan. At gayon din ang impyerno, ibabalita sa kanya ang kanyang kalalagyan sa impyernong apoy, at gayon din ang init at galit ng dakilang takapaglikha, puot at galit ang dakilang takapaglikha sa mga tao na walang pananampalataya, sa mga taong makasalanan. Ito ang daladala ng mga anghel sa kanila kapag binawian sila ng buhay, at kapag sila ay papunta ng libingan, ikatotohanan, masigit lalo doon ang parusa na nakalaan para sa kanila. Kaya nga't ang kanyang kamatayan, ang kanyang tinatawag na kaluluwa, ay lumalaban ito sa kanyang katawan. Ang mga taong hindi mananampalataya, kapag binawian ang buhay, kapag sila ay naghihingalo, inyong mapapansin, pansinin nyo kung ano ang kanilang kalagayan. Tila bagay, sila ay lumalaban ang kanilang mga sinin, bagamat hindi natin nakikita, ngunit malalaman natin sa pamagitan ng mga indikasyon na tila bagay lumalaban ang kanyang katawan, lumalaban ang kanyang kaluluwa. Ayaw ipahiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, kaya't makikita mo tumitirik ang mga mata, naninigas ang kanyang paa, naninigas ang kanyang kamay, tapos ang hitsura ng kanyang mukha hindi maisalarawan dahil lumalaban ang kanyang kaluluwa. Dahil bakit? Dahil nakikita niya kung ano yung kanyang kahihinatnan. Makikita niya ang mga daladala ng mga anghel sa kanya, walang iba kundi puot, galit, parusa, impyerno, at init at masangsang na amoy ang daladala ng mga anghel para sa kanya. Kaya nga naman isipin, bago pa dumating ang panahon, bago pa dumating ang kamatayan, isipin ng isang tao, ano ang mangyayari sa kanya kinabukasan? Ano ang mangyayari sa kanya kapag dumating sa kanya ang bagay na yaon? Ano ang mangyayari sa kanya kapag dumating si kamatayan, kapag dumating na ang anghel para kunin sa kanya ang kanyang kaluluwa at para ihiwalay mismo sa kanyang mahal na katawan? Kaya kasinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang bilang pahayag at bilang paglilinaw, sinabi Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran sa chapter 6, verse 93 ng banal na Quran na sinabi natin kanina, Akhriju anfusakum, اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. Sinasabi niya, ilabas ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ilabas ninyo ang inyong mga kaluluwa. Dahil ngayon ay ipapahamak kayo ng matinding pagkapahamak. Nakatulad ng ginawa ninyo noon na pagsisinungaling laban sa Allah at ang kinagawian ninyong pagtanggi at pagmamataas sa pagsunod sa mga talata ng Allah at sa mga sugo. Dito mga kapatid ay napakatindi ng isang taong napakatindi ng kanyang dadanasin. Okay? Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah bilang pag-interpreta sa verse na ating binanggit, ang mga malaika, ang mga anghel ay hihilain, uunapin. Okay? Uunatin ang kanilang mga kamay. Uunatin ang kanilang mga kamay papunta o kasama sa mga kaluluwa ng mga tao, ng isang tao nang hindi mananampalataya, uunatin hanggang sa ito ay lumabas ng matinding pag-unat, ng matinding paghila. Kaya nga't ang kahulugan ng aya na ito, yung verse na ito na ating binanggit kanina, ay parang katulad
ito. Ang term na ito, inunat. Kapag inunat mo ang iyong kamay laban sa akin upang ako ay iyong patayin, kailanman ay hindi mo ako makikita ang gagawin niya sa iyo. Dahil ako ay may takot kay Allah na siyang Rab ng lahat ng mga nilikha. At gayon din, ito ay kasing halintulad ng sinabi ng Allah sa Suratu Al-Mumtahina, chapter 60, verse 2 ng Banal na Quran, sinabi na, وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْ na sana ay matulad kayo sa kanila sa pagtanggi at di paniniwala. Ito yung mga kalagayan ng mga hindi mananampalataya na kung saan magsasabi sa iyo ng pagkatapos mong mag-Muslim, pagkatapos mong sumamba kay Allah, pagkatapos mong gumawa ng kabutihan, pagkatapos mong magpatira pa sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos mong tumanggi sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay katotohanan ang gagawin sa iyo ng mahal mo sa buhay na minahal. Ta'ala. Okay, at nianaisa sa lahat ng pagkakataon na matulad kayo sa kanila sa pagtanggi na di paniniwala. So ito yung mga kalagay ng mga hindi mananampalataya. So dito sa ayan na ito, pinapaliwanag lamang natin na yung kahulugan nito na ito ay inuunat nila, okay, ang kanilang mga sinasabi, ang kanilang dilat, ang kanilang mga kamay laban sa iyo. Ganito ang mga sitwasyon din ng mga malaika na katotohanan, inuunat ng mga malaika, ihilain ng mga malaika, ng mga anghel, ang mga kaluluwa ng hindi mananampalataya, palabas at pahiwalay mula sa kanyang pinakamamahal na katawan. So dito, kanina natanggil natin ay napakalinaw na darating sa isang lahat ng tao ang pagkaroon ng kalanguan o pagkahilo sa tuwing siya ay papalapit na sa kanyang kamatayan. Okay? Ngayon din, may mga wise people, may mga tao na nagsasabi din mula sa mga scholar na kapag sinasabi nila, kinukwento nila yung kahirapan ng pagkaroon ng kalanguan at pagkahilo sa tuwing darating ang kamatayan. At sinasabi nila yung pananakit o kaya yung paghihirap, okay, na kanilang nadaramdaman, na kanilang natatamasa, okay, na kanilang nasaksihan mismo sa tuwing darating ang tinatawag na kamatayan. Halimbawa na lamang na tulad ng nangyari kay Amr bin al-As radiyallahu rahimahullah, na kung saan nung si Amr bin al-As nakahiga siya sa kanyang hinihigaan at doon siya binawian ng buhay, sinabi ng kanyang anak, ang taong wise, ika nga, okay? Isang matalinong tao, at gayon na siya ay naghihingalo. Okay. Para ma-discover mo sa kanya, para malaman mo, paimay sa lawaran niya sa iyo, ang tinatakong ano ang pangyayari doon sa taong binawian ng buhay. Okay? Ano yung pangyayari ngayon? Ano ang kalagay ng isang tao na palapit na sa kanya ang kamatayan? Sinabi ng kanyang anak, ikaw ang tao na iyon. Ikaw ang tao na magbibigay, magsasalarawan ngayon kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon sa paglapit mo sa kamatayan. Naghihingalo kasi si Amr bin al-As. Okay. Kaya nga't isalarawan mo sa akin ang iyong nararamdaman, ang nangyayari sa iyo ngayon. Sabi niya, "O aking anak," sabi niya, "sumusumpa ako sa Allah." Okay? Ito ay ang para baga akong nakasandal
nailagay at nakasandal sa isang box. Sinabi niya, at ako ay humihinga lamang doon sa butas, sa kaliit-liitan na butas ng karayom. At para yung aking may mga ng isang taong naghihingalo. Ito yung katayuan ng isang tao na kung saan papalapit sa kamatayan, na para siyang para hindi siya makahinga, para siyang parang kinukuha, hinuhugot yung mga tinik, maliliit na tinik mula sa kanyang paanan at ganyan sa kanyang ulo. Ito yung katayuan na kung saan binabanggit ng isang naghihingalo na si Amr bin al-As sa kanyang anak. May mga tao ba? May mga tao ba na makakaramdam ng magaan? May mga tao ba na kung saan makakaramdam ng magaan na sabihin nating kasakit-sakit? Okay? Nang sabi nating tighati. May mga tao ba na, sino ba yung mga tao makakaramdam ng ika ngayong kanilang tighati sa oras ng kamatayan at kasakit-sakit sa oras ng kamatayan ay ma-lessen, sinasabi nating malesen, ay mababawasan. Okay. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa atin na katotohanan, ang isang martir, ang isang namatay na martir, sabi natin ng martir ay isang shahid. Okay? Ay siya ay na namatay siya sa pagkikilabang, pagkikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay katotohanan ang kanyang paghati at ang kanyang pasakit o pighati ay mababawasan. Pighati sa pagbawas ng kamatayan o sa pagdating ng kamatayan ay mababawasan ito. Sino yung mga taong mababawasan ang kanilang pighati kapag dumating sa kanilang kamatayan? Ang mga taong namatay sa pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang patunay, ito ay matatagpuan sa miskat al-masabih na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi mula sa ulat ni Abu Hurairah radhiyallahu an na ang mga shahid o ang mga martir ay hindi sila makakaramdam ng sakit ng kamatayan, maliban lamang ang kanilang nararamdaman ay katulad lamang ng tinik, para silang tinik lamang. Okay? Para silang nasugatan lamang ng tinik. Okay? So ito lamang yung mararamdaman ng mga taong namatay sa pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lamang sa kadahilan, ito ang gantin pala sa kanila. Ngunit maliban pa dito ay makakaranas ng mas higit pa dito na pakiramdam, na katulad ng ating sinasabi kanina. Ito ay naiulat mula kay Tirmidhi at Nasa'i. Kapag dumating sa kanyang kamatayan, na naisip pa ba niya na ibabalik ang kanyang kaluluwa para siya ay sumamba ulit sa pananampalataya, sumasampalataya ulit sa Allah? Na ang kanyang pamilya, para kapag ang isang hindi mananampalataya ay ganun din kapag ang isang tao
na ay isang hindi isang makasalanan na naisin niya na ibalik ang kanyang buhay para gumawa ng kabutihan, para gumawa ng kabutihan. Ngunit huli na. Ito ay bilang patunay sinabi ni Allah sa Suratul Mu'minun, chapter 23, verse 99 and 100 sa banal na Quran. Kanyang sinabi, Hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Napakalino na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pag-aalinlangan, sinabi niya. Walang pag-aalinlangan ang sumasamba ng iba bukod sa Allah. Wala at pagsunod. Subalit, ito ay hindi mangyayari sa kanya dahil ito ay salita lamang na kanyang sinasabing kasinungalingan at sa pagitan niya at ng daigdig ay may harang na nagpipigil sa kanyang pagbabalik tungo sa daigdig hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli, na mangmuli. So ito yung tanatong na barzakh. So napakalinaw dito na bawat tayong tao na hindi mananampalataya ay katotohanan. Ang ating mga mata sa katotohanan, ang ating mga isip sa katotohanan, ang ating mga puso sa katotohanan, na bago pa tayo bawian ng buhay, bago pa magkaroon ng huling pagsisisi at hindi na pwedeng magkaroon ng pangalawang tsansa, ay katotohanan, manumbalik tayo sa dakilan ng kapaglikha. Sumampalataya tayo sa dakilan ng kapaglikha. O ikaw na sumasamba sa mga diyos-diyosan, ikaw, iwan mo na ang pagsamba ng bukod tayong dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang ang dapat mong sambahin. At ikaw naman na makasalanan. Ito ay panawagan sa iyo na buksan mo ang isip sa katotohanan. Buksan mo ang iyong isip sa panumbalik kay nakamatayan. Kapag siya ay naghihingalo, hindi natatanggapin ang pananampalataya sa anumang pananampalataya. Hindi natatanggapin ang anumang pagbabalik loob kapag dumating na ang kamatayan sa lalamunan. Ang pagbabalik loob ng isang tao ay hindi mapapakinabangan niya sa oras na dumating ang tinatawag na gargara. Ay ang ibig sabihin ng gargara, sa tuwing na dumating ang kamatayan, ang kanyang kaluwa andito na sa kanyang lalamunan. Okay? Iyan ay hindi natatanggapin ng anumang tauba ang pagbalik loob at gayon din
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Katiyakan, ang tinatanggap lamang ng Allah ay ang pagsisisi ng mga yaong nakagawa ng paglabag at mga pagkakasala dahil sa kanilang kamangmangan sa anumang kaparusahan nito at sa pagdudulot nito. So yung mga taong na gumagawa ng kasalanan, yung mga taong na hindi nanampalataya sa Allah, at pagkatapos bago pa sa kanila dumating ang kamatayan, sila ay nanumbalik sa Allah ng totoong panumbalik ay katotohanan, ay tatanggapin pa yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ito na ang kasunod, ang kanilang pagsisisi ang siyang tinatanggap ng Allah dahil ang Allah ang alim, ganap na nakakaalam sa kanyang mga nilika, na hakim, ganap na maalam sa kanyang pangangasiwa at pagtatakda. Tanggapin ng Allah ang pagsisisi ng mga namatay na tumanggi na hindi naniniwala na tinatanggihan nila ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mensahe ng subo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay nagpupumilit na magsagawa ng mga kasalanan hanggang sa sila ay namatay na patuloy na tumatanggi na walang pananampalataya. Ang inihahanda namin para sa kanila ay masidhing kaparusahan. So dito, iniwalay ang katanggap-tanggap na pagtauba o kay panumbalik sa Allah at hindi katanggap-tanggap. Katanggapin lamang ni Allah ang iyong pagpanumbalik kapag dumating ang kamatayan at kapag ito ay sinserong panumbalik sa Kanya. Ngunit, kung kapag ang isang tao makasalanan o di kaya'y hindi mananampalataya, Azza wa Jal, layakbalu tawbatul abd malang yugharla. Katotohanan, sinabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay katiyakan tatanggapin niya ang anumang pagbabalik loob ng kanyang alipin habang hindi pa dumarating sa kanya ang paghihingalo. Ang dumarating sa kanya ang tinatawag na paghihingalo. Kaya nga't, bago pa dumating ang mga bagay na ito, hayaan tayo na ay manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah magfirlana dunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Sinabi ni Hafidh ibn Kathir radiyallahu an, nagkunsaan, nag-quotes mula sa mga several ahadith, sa mga hadith na nabanggit natin, na kung saan ito ang pinapatukoy dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kailanman tatanggapin niya ang panumbalik ng isang tao kapag dumating na sa kanya, malapit na siya sa kamatayan. Hanggang sa at tatanggapin naman niya anuman ang tinatawag na panumbala o kaya pagbabalik loob ng isang tao hanggang sa hindi pa dumating ang kamatay ang hindi pa dumating ang paghihingalo sa kanya, tinatawag sa Arabic na gargar. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala will accept the slave repentance so long as the death rattle has not yet sounded. Ito ay mula sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mula sa Tirmidhi at iba ba. Lahat
ng sinuman ay kailangan magtauba, kailangan manumbalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bago pa dumating sa kanya ang tinatawag na paghihingalo. So, kailangan manumbalik upang sa ganun loob. At gayon din ay hindi niya ito babalikan ng mga bagay na pagkakasala o kaya yung pagsamba sa ng malibang pa sa dakilang tagapaglikha. Upang sa ganun, siya ay papatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito mga kapatid, napakalinaw na sinabi ng Allah mga mananampalataya. Alam niyo ba na ang mga mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at gumagawa ng kabutihan, sila ay masayang masaya. Sila ay nag-aasam-asam na ma-meet nila, makita nila ang kanilang Panginoon. Ang mga mananampalataya, totoong mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay sila ay nakahanda. Na may dala-dala nitong mahaganda, mahagandang balita mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mula sa kanyang Panginoon. Ang kanyang kasiyahan at kagalakan ay lantad. Lantad at makikita. Nararamdaman niya sa tuwing darating ang anghel ng kamatayan. At makikita mo, if you observe sa mga taong naghihingalo, mga taong namatay, di ba may mga namatay na napakaganda ng itsura nung siya'y buhay, ngunit nung namatay siya, nagiba na ang kanyang itsura. Para bagang inipit ng bulldozer ang kanyang mukha at ibaba. Okay? At ang iba naman ay maitim. Maitim ang kanyang pagbumuka ng maputi lamang dahil sa make-up. Biro mo, ang mga hindi ibang mga mananampalataya, ang isang lalaki na hindi marunong mag-make-up nung siya ay buhay pa, nung siya ay namatay, ay katotohanan, ay inilagyan siya ng make-up. At para sabihin ng mga tao ay maganda ang kanyang pagkamatay, ang ginawa nung nasa responsible ang bakas ng kanilang pighati. Hindi may tatago ang bakas ng kanilang kasakit-sakit na nararamdaman sa pagbawi ng kanilang buhay. Subhanallah. Ngunit sa isang mananampalataya ay katotohanan ay lantaran din ang kaginawaan at larantaran din ang kasiyahan sa tuwing dumating noon. Ngunit sa mga hindi mananampalataya ay nagpupumigil, lumalaban ang kanyang kaluluwa sa mga anghel.
Riqaq an Ibadah bin Samit radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa' Allah kari Allahu liqa'ah. Qalat Aisyah aw ba'du azwajihi inna lanakrahu al-maut. Qala laysa dhalik laysa dhak walakin al-mu'min idha hadarahu al-maut bushir bi-ridwanillahi wa karamatihi walaysa shay'un ahabbu ilayhi mimma amamah ahabba liqa'allah wa ahabba Allahu liqa'ah wa innal kafir idha hudira bushira bi'adabillahi wa uqubatih walaysa shay'un akrahu ilayhi mimma amamah kariha liqa'allah wa kariha Allahu liqa'ah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Ibadah bin Samit radhiyallahu an, sinuman ang magnais, sinuman ang mangarap, magnais katotohanan o Propeta Muhammad ay kami ay ayaw namin ng kamatayan. Ikatotohanan, sabi ni Propeta Islam, hindi yun ang tinutukoy. Ngunit ang isang mananampalataya, kapag dumating sa kanya ang kamatayan, ay katotohanan ipinaparating sa kanya magandang balita sa pamamagitan ng habag ni Allah subhanahu wa ta'ala at gantimpala. At walang pinakamaganda at walang pinakamamahal at kinaibig-ibig niya sa mga yaasaan na yun, malibala kung ano ang kanyang nasa harapan. At gayon din, kung sino at kaya kahabali ka Allah, kaya't gusto niya na makita niya ang kanyang Panginoon, kaya't naman ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naininais din siya na makita niya, makita siya niya. Gayon din katotohanan, ang isang hindi mananampalataya, ang isang talipandas, ang isang makasalanan, kapag dumating sa kanya ang kamatayan, ay nang may puot. Kapag dumating sa kanyang kamatayan, at binigyan siya ng balita na walang iba kundi ang puot at parusa ng kanyang Allah, ng anak kanyang Panginoon, walang iba kundi si Allah, ay katotohanan ay wala nang pinaka matindi, wala nang kasakit-sakit at wala nang pinakaayawan niya na bagay ay maliban lamang yung tinatawag na yung nasa harapan niya. Kaya nga't ayaw niyang makita ang Allah at ayaw niya din siya makita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, ang isang tinatawag na ano, ang isang hindi mananampalataya, o ang isang mananampalatayang tao, ay kapag okay? At gayon din ay bakit sa kadahilanan na siya ay asam-asam sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang isang makasalanan, ang isang talipandas, ang isang hindi mananampalataya, siya ay maguhumiyaw. Siya ay iiyak ng parabagang matinding pag-iyak. Okay? Na nakakasindak ng mga parusa sa kanya. Kaya nga't ito ay naiulat ni Bukhari, Sunan an-Nisa'i, na iniulat ni As'ad al-Khudri radiyallahu an, yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang mga tao dinala ang bangkay noong isang mananampalataya, okay? Kapag nilagay nila sa kanilang balikat, isabihin dinala papuntang libingan, kasabihin nung kaluluwa niya nung isang mananampalataya, bilisan nyo. Sapagkat, bakit? Dahil gusto niya, nag-aasam-asam siya na makita agad ang mga nakahandang biyaya para sa kanya. Ngunit sa mga tao naman na hindi mananampalataya sa makasalanan, sasabihin ng kaluluwa,
maririnig ang kanyang sinabi maliban lamang sa tao. Maliban lamang sa tao. At gayon din maliban lamang sa ibang narration, maliban lamang sa tao at mga jin. Okay? Dahil kapag ang tao, narinig niya yaon, narinig niya yung sinasabi ng kaluluwa doon, doon sa hindi mananampalataya, ay katotohanan, siya ay mahihimatay. Siya ay mahihimatay sa sobrang takot na kanyang maririnig. Kaya nga't hindi ipinarinig ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ang reklamo o kaya'y ang mga salita, ang mga sinasabi ng mga kaluluwa sa kadahilanan hindi kakayanin ng tao ito. So dito sa hadith na ito, bilang pangwakas, pinapaliwanag natin kanina na ang isang mananampalataya, ang isang mananampalataya, taglay niya ang kanyang pananampalataya, ang isang kaluluwa, at taglay niya ang pananampalataya niya, ang kabutihang gawa ay katotohanan, nagtaasam-asam sa mga biyaya. Mga kapatid, nagbibigay sa atin ng paalala sa atin na, na tayo, nakahanda na ba tayo na harapin natin at makita natin ang ating Panginoon? Nakahanda na ba tayo na tayo ba ay nag-aabang, nag-aasam sa mga biyayang pinagkalog sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? O di naman kaya ikaw na tao, ikaw ayaw mong makita ang iyong Panginoon. O di naman ikaw ay ayaw mo nang gantipal ang iyong Panginoon pagdating ng kabilang buhay. Kaya't bago pa mangyari ang kagimbal-gimbal na pangyari sa loob ng libingan sa mga taong hindi mananampalataya, buksan nila ang kanilang isip, buksan nila ang tinatawag na kanilang mga puso sa katotohanan. Hindi pa huli ang lahat para manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa huli ang lahat para humingi ng kapatawaran sa kanya. Naway patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga ginagawa. Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya. Binawian ang buhay na gumagawa ng kabutihan. Naway patawarin ang ating mga mahal sa buhay ng mga mananampalataya, buhay man o buhay man, o binawian ng buhay. At naway ibilang sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong salih sa araw ng paghukom. Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong maninirahan.